Hello mga manay, welcome sa ating mini vlog. So ngayong araw, samahan niyo po ako. Bali ito ay late upload na kasi naganap tong ipapakita ko sa inyo noong March 9, Saturday ito, kung saan ginanap po yung International Women's Day sa Cardona Police Station, kung saan tinulungan natin ang mga kababaihan na magkaroon ng kaalaman, dagdag idea na pwede nilang pagkakitaan at the same time kung ano yung mga karapatan ng bawat kababaihan. O, diba? So, dito nga ito, syempre, tayo ay suportado ng Bakersfield Philippines para sa ating adhikain na makatulong at makapag-share ng mga kaalaman sa ating mga nanay, ate na nanonood ngayon. So, ito nga, nag-demo na ako. Nagturo ako dyan ng moist ubi cupcake, din yung ating overload chocolate brownies. At dahil nga marami ang natuwa at talaga namang nag-enjoy sila. So, ayan nga, maraming nagpa-picture. Kalimitan dito ay mga followers ko na sa aking channel at nakakatuwa po na ma-meet ko sila ng personal. At syempre, hindi mawawala dito ang aking team leader na si Linchi at yung aking mga avid followers na kasama niya ng Team Kainta. So, ayan nga, nung natapos na yung demo, so isa-isa na pong nag-alisan. At syempre, eto nga, pinashell muna nila kami sa, ang tawag dito, Pililia ba to? Pililia? Rizal. So, kayo na lang yung magtama kung tama ba yung pronunciation ko. Dahil first time kong makarating dito, sabi nila, dalhin muna nila kami dahil mga 30 minutes lang nandito na kami. Dahil mga meron ditong windmill. Kaya naman, sabi ko, sige nga, nakakatuwa mga manay kasi yung ambience dito, para ka nang nasa Tagaytay, sobrang lamig kahit na sobrang tirik ng araw. Tapos ang ganda. Ayan nga, kasama ko si T.L. Linchi ng Kainta. And again, advance happy Valentine's Day. Happy birthday sa iyo, T.L. So more blessing and good health. So ayan nga po, nung naglipot-lipot kami, kasama namin ang mga team namin, yung mga members natin. So, sa team Kainta, ayan o. So, nagpa-picture talaga kami rito. Sabi ko, videohan ko sila para meron akong remembrance na kasama sila dahil nakakatuwa po talaga dahil nag-volunteer sila na tulungan ako para sa ating pre-demo sa Cardona Police Station mula sa, alam mo yon, yung mga kapulisan na agikain natin na makatulong sa kababaihan. So, dito naglibot-libot nga ako. Pwede kayo makabili sa kanila ng mga souvenir gaya nito. Then, yung may mga pouch dito na iba't ibang size. At hindi lang yan, meron din dito mga painting na pwede mong bilhin sa loob ng store. Kasi may store doon, mga manay, pag pumasok kayo. Tapos, meron ding mini zoo na pwede kayo magpa-picture. So, ang gaganda ng mga painting. Tapos, meron na rin pong naka-indicate na price sa bawat painting na makikita ninyo. So, naglibot-libot lang kami dyan. Hindi na rin ako namili. At sa mga oras na rin to, mga manay, puyat pa ako nyan. Kasi, talagang, ewan ko ba, kapag meron po akong mga demo, hindi rin ako nakakatulog dahil ayokong malilate at gusto ko talaga nagagawa ko ng maayos yung gagawin ko. So, eto, nagutom nga kami. Kaya naman, nung nakita namin yung chicken skin chicharon, ayan o. So, bumili ka agad kami. 30 pesos lang. Hanapin nyo si kuya. Siya lang yung nagtitinda rito sa Pililia. Tama ba? Wait, kayo na bahala dyan mga taga Rizal. Grabe, babalikan mo talaga tong lugar na to kasi napakaganda, napakalinis. Tapos kahit sobrang tirik ng araw, ang lamig. Para kang nasa Tagaytay kasi nga, ano na pala to, malapit na pala sa Laguna. Then, nagbebenta rin sila dito ng sukang tuba. So, 350 yung may timpla, tapos 350 rin yung walang timpla. Pero, mas marami nga lang siya, 1.5. Tapos, may mga fresh na gulay dito, mga prutas na mula din sa mga ani nila. Tapos, nung nakita ko nga yung kamote, dahil isa to sa mga kinakain ko talaga, everyday, kaya naman nag-order ako kasi bagong hang, bagong ani. Yan. So, 50 pesos lang ang isang kilo dito, benta ni ate. So, hanapin nyo yan, itong store na to. Tapos, bumili kayo dyan kay ate kasi napakamura ng mga binibenta niya. Then, meron siya mga saba, mga saging langka. Then, ayun nga, umuwi na kagad kami. So, going to Cardona, Rizal, papunta ng San Jose del Monte, Bulacan. Talagang sobra, tin-traffic kami. Tapos, sinapot na kami ng gabi. Kaya naman, eto nga, nag-decide na kami na kumain na rin. Para pagdating namin sa bahay, tutulog na lang kami dahil sobrang pagod na kami. So, eto nga, dito kami kumakain sa Bibian's Tapsilogan. Kasi dito, meron mga
lutong ulam na talagang pag natikman mo talagang lutong bahay yung malalasahan mo. Yung kasama ko kasi gusto niya lagi ng partner ko is yung may sabaw. Kaya naman ang in-order ko sa kanya ay yung nilagang baka, tapos sa akin is yung tapsilog. So yan, hindi nawawala yan. Mahilig kasi talaga ako sa sinangag tapos egg. So dahil gutom na rin kami niyan, kaya naman talagang napakain ako ng marami. Sabi ko, kumain na kami para nung pag-uwi na lang namin, tutulog na lang kami mga manay. As in dito pag kumakain kayo talaga mararamdaman mo or malalasahan mo yung kumakain ka ng lutong bahay. At ang isa sa dahilan din kung bakit namin binabalikan yung Bibian Tapsilogan mga manay, dahil dun sa serving nila na sobrang dami ng laman. Lalo na tong tapa, yung tapa nila, pang dalawang tao na yung makakakain, pati yung kanilang nilagang baka. Lalo na yung bulalo nila dito, grabe. So, eto na nga mga manay, back to reality na naman tayo. At grabe, sobrang traffic. Kaya naman talagang tama yung naging desisyon namin na kumain muna. At gito nga napapansin nyo, napatiktok na lang, napasayaw na lang ako sa loob ng sasakyan. Dahil inaaliw ko na yung sarili ko, gusto kong matulog. Pero hindi po talaga ako sanay matulog sa sasakyan. Ewan ko ba, kailangan makauwi ako. Pag nasasakyan ako, parang hindi ako komportable na matulog. So, ayun lang mga manay, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.